Ako si Luna Cruz, isang babae na naghahangad ng katarungan. Ako ay isang sekretarya na maraming nalalaman tungkol sa nangyayari sa aking barangay. Ako ay isang batang babae na walang kalaban-laban sa nangyayari sa akin. Isang mamamayan ng barangay na walang kakayahan para magsalita kundi nagkibit-balikat na lamang sa aking natunghayan. Talagang nakakagulat at hindi makaturungan ang bawat eksena na aking natunghayan. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalabas. Asa si Sir Robert? Hindi rin makakapunta. Medyo pagod dahil sa kinita ako sa delegasyon. Anong magandang gawin para sa susunod na kampanya? Ha? Ba't ang tahimik niya? Wala kayong maisip, ha? Mag-isip kayo! Pinabayaan ko kayo para mag-isip eh! Yan, so magdodrawing ka ng sky, lalagyan mo, koloran mo ng blue, tapos lalagyan mo ng airplane, di ba? Lagyan mo rin ng mga clouds, tsaka ng sun. Okay? Ay! Wow! Ang ganda naman nito! Pagpatuloy mo yan, ha? Paano kung magturo siya sa mga bata na laro ng basketball? Pwede naman. Basketball player naman siya. Mapapalapit pa siya sa kabataan. Kailangan natin maghanap ng mga boboluntaryo sa pagtutulong. Sa ganun, may ipakita natin na madali siyang lapitan kahit sikat siyang basketballista. Boto lang pa kayo din sa ideya na to? Oo, oh, tama yun. Sa ngayon kami lahat. Sir! Sir, magtatagal pa ng aktibidad ng 2 oras. Tapos pagkatapos nito, nangihingi ng permiso ang tagapagbalita sa Eskwelahang Katoliko. May celebration sa bahay ni Bob. Marami sikat ang pupunta. Kailangan kong dumalo doon. Kailangan paghandaan yun eh. Sige. Tingnan ko po magagawa ko. Okay, sige. Sana magawa lang ng paraan. Yes, sir. Hi po. Yes, na-receive ko na po. May ipapabawag pa po ba kayo? Ma'am, good morning po. Pwede pa po ang 19 na file. Okay. Okay, sir. Okay po. Sige po. Dadaling ko na lang po sa inyo bukas. Okay. Sige po. Ma'am? Pinapasabi po ni Sir Robert na uuwi po siya ng maaga. Huh? Di ba parang ang pangat naman yun? May matututunan pa ba yung mga bata? Eh nga po eh, kaso yun yung sinabi niya sa akin. Sige, naiintindihan ko. Ako nang bahalang gumawa ng para. Bakit? Ano ba yun? Pabilisan na lang dahil nagmamadali ako ngayon.
Kailangan mo talaga pumunta sa interview bukas. Ayun nga, di ba? Sabi ko na sa iyo, dahil naalis ako din bukas, may party kami ni Kobe pupuntahan. Alam ko, pero kailangan mo talaga. Ayoko nga eh. Ayoko, hindi ka ba nakakaintindi? O sige sige, ganda lang gawin natin. Gawa na lang ako ng sagot. Kahit basahin mo lang sa interview para mas mabilis. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, malilitikan ka talaga sa akin. Yes, sir. Crush mo, no? Ruha ka? Hindi. Eh, ano? Wala naman. Ano nga iniisip mo? Hindi ko alam eh. Naguguluhan na ako. Tama pa ba yung sinusuportahan ko?
Eh kung sana tinuloy mo pang kandidato mo, edi sana di ka nagdadalawang isip sa sinusuportahan mo. Paano ka naman nakakasigurado? Nangunguna ka sa taon natin sa larangan ng akademiko. Simula bata ka pa lang, tumutulong ka na at nagbo-voluntaryo ka sa mga programang layong makatulong. Tapos, ano naman yung love mo? Sincere yung pagtutulong mo sa iba. Simula 5 years old pa lang tayo, magkaibigan na tayo, di ba? Salamat. Hindi ko kailangan yung salamat mo. Natural lang to sa atin, magkaibigan tayo, di ba? Eka, bakit nga ba di mo tinuloy yung pangangandidato mo? Ah, sige, Inga. Upo ko muna dyan. Ay, salamat po. Ah, Inga. Itinanggap pala kita sa listahan ng mga kandidato. Po? Bakit po? Inga, hindi ka kasi kilala ng bayan. Kaso, huwag ka mag-alala. Inilis naman kita assistant sa isang kandidato na si Robert Caliante. Tapos yun yung nangyari. Ano? Tinanggal ka dahil hindi ka sikat? Aba, kulang ata sa mga otak yun. Tara, sugurin. Tingin mo nga yan. Nakatingin na sila sa atin. Sino ba namang hindi maiinis? Ginanon ka. Balang araw talaga, makukuha sila ng karma. Hayaan mo na. Kahit assistant lang naman ako, nakakatulong pa rin naman ako. Yun lang naman ang gusto ko. Yan ang chairman. Lumabas na ang resulta ng unang siyasat sa pagboto. Ben, sino ang kinasarapan ko? Si Sir Robert! Hoy pre, sa susunod na eleksyon, pangalan ko naman mananalo. Congrats nga pala. Pagbubuntihan mo rin, kompadre. Dahil sa pagkakalam ko, ibang pangalan din ang buwang bibig ng iyong kasintahan. Bastos bibig mo ah! Sira ulo ka! Out! Bakit ako pa walang dito at tingin yung tura mo? Di ka ba masaya sa... Salamat, sir. Okay, tanong lang ko sana, sir. Huwag mo naman tawagin, sir. Tawag na lang. Ano ba yung tanong mo sa akin? Kailangan niya po ba talagang sabihin yung kay sir, matawag ka sa jowa niya? Bastos kasi. Totoo naman natin sinabi ko. Alam na alam yun ang mga kailangan namin na maligit talaga ang jowa niya. At kung ano nga lang, ibigay niyo na lang sa akin yung sarili niyo kada kung hindi pa kami dahil mo pa ang bayad yung babaes. Well, bastos na lang sa lahat na sa bibig niyo. Alam mo, mas mo ang isipin yun. Para sa mga na lang tayo. Wala ko ilang isip ko, uwi na ako. Uy, may nakita mo ba yung video? Anong video? Ito oh. Grabe naman si Rima! Bakit hindi siya nanalo? Kuwawa naman si Rob! Ano reaction ng panig ni Kariete? Ito, nakita ko sa Twitter. Pagbuti na lang mag-wait si Rob! Kaya nga eh. Oh, Luna. Ano meron? Si Rob, bakit mo ginawa yun? Nakalin! Yung video! Alam kong ikaw ang nagpakalan nun!
Ano naman yun? Ano naman yun? Hindi yun yung totoo. Totoo naman nangyari yun ah. Sir Bo, nakakasirang puri yung ginawa mo, lalo na kay Sir Lima. Tsaka hindi lang naman siya yung may kasalanan. Ikaw ang dalhan mo kaya pinagsalitaan mo ng masama yung jowa niya. Ganon talaga, Luna, sa politika. Inaano ko naman sila na ibang pananaw upang matulungan ng mga tao na gumawa ng desisyon may kalaman. Alternatibong pananaw? Sir Robo, ginagamit mo yung influensya mo at yung kasikata mo para manipulin ang opinion ng publiko. Para sa mga gustuhan mo. Malihinti ka ng barangay natin pag ikaw ang nanalo. Lahat na ito ay bahagi ng laro lamang sa mundo ito. May dalawang tao lamang ang nagmamanipula at minamanipula. I'm just playing by the rules, okay? Laro? Hindi laruan ang mga tao! Hindi nalalaro ang mamuno! Kung laro lang para sa'yo lahat, sir, bakit ka pa tumakbo? Naglakad ka na lang sana! Tsaka hindi namin kailangan ng patulad mo! Kailangan ng mga tao ang isang mamuno na delikado, totoo, may puso! Deserve? Luna? Ututo mga tao! Napakadali nilang magtiwala! At hindi ko ito gawin. May ibang tao na gawin ito. Sa mundong ito, matira matibay na lang tayo. Sa mundong may impluensya at pera ang nakakataas mo na. Hindi! Hindi ko kailangan ng mga tao ang totoo at kailangan ng mga gumagawa ng mga manipila sa mga tao panagutin ang mga ginagawa nila. Ingat ka kapatid, baka magulat ka. Ito mo ang katotohanan na hindi palagi ang katotohanan ang nais marinig ng mga tao. Hindi ako matapakot. Ang sabi, ako ang gawin ng katotohanan ang hirapin ng mga tao. Eh, anong gagawin mo ngayon? Sa susunod na araw na yung eleksyon. Ang pagboto ay isang pangunahing aspeto ng anumang demokratikong lipunan at nagdadala ito ng isang makabuluhang responsibilidad. Ito ang paraan kung saan tayong mga mamamayan ay nakikibahagi sa proseso ng paggawa ng desisyon at pagpapahayag ng ating mga kagustuhan sa mga pinuno, patakaran at direksyon ng ating pamayanan o bansa. Sa panahon ngayon, ang mga maling impormasyon ay mabilis na kumakalat sa pamamagitan ng social media at iba pang mga online platform. Laging suriin ang impormasyon bago tanggapin ito bilang katotohanan. Maghanap ng maraming maaasahang mapagkukunan upang matignan kung ang mga ito ay totoo at maging maingat sa mga edited na video, mga larawang doktorado at mga mapandinlang na headline na idinisenyo upang manipulahin ang inyong opinion. Sa ating nalalagay yung taong ito ng sanggunian kabataan, ikinagkanan ang Kobe Anuncio ang naging resulta ng mga kabataan. Ang napiling SB chairman ng mga kabataan si Ginoong Robert Cagliate. Maraming salamat sa inyo lahat. Maginang at maginoon, kapwa miyembro ng komunidad at lahat ng mga naniniwala sa aming pangitain. Ako ay nakatayo sa inyong harapan ngayon na lubos na nagpakumbaba at lubos na nagpapasalamat. Ang sandali nito ay hindi lamang tungkol sa akin, ito ay tungkol sa atin. Sa ating mga pangarap at sa pananampalataya na iniligay ninyo sa akin. Gusto ko magsimula sa pamamagitan ng pagpapayag ng aking tauspusong pasasalamat sa hindi kapanipaniwalang upunan at mga taga-suporta na walang pagod at nagtrabaho sa buong kampanyang ito. Ang iyong dedikasyon at hindi natitilag na pangako ang nagdala sa amin sa sandaling ito ng tagumpay. Hindi ko ito magagawa kung wala ang bawat isa sa inyo. Nais ko rin ipabot ang aking pagpapahalaga sa aking mga kapwa kandidato. Ang pagtakbo ay isang mapaghamong paglalakbay at bawat isa sa kanila ay nagdala sa kanilang natatanging mga pananaw at ideya sa tadaan na yan.
Sa pamamagitan ng magkakaibang mga tilig na ito, pinalakas natin ang ating demokrasya. Sa mga botante na bumoto ngayon, lubos ako nagpapasalamat sa inyong tiwala at pagtitiwala. Binigay ninyo ako ng napakalaking responsibilidad at nangangako akong igagalang ko ito na may integridad, katapatan, at pagsusumikap. Ang inyong paikilahok sa alala nito ay nagpapakita ng kakayahan ng demokrasya. Bilang inyong bagong halal na chairman, nais kong gumawa ng isang time-team na pangako sa inyong lahat. Pahinggan ko ang inyong alalahanin, walang pago na magtatrabaho para sa inyo, at magsusumikap na bumuo ng hinaharap na sumasalamin sa pag-asa at hadikain na binabahagi natin. Sama-sama, malalampasan natin ang mga hamon at makakamit ang magandang bagay. Ngayon, habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay na ito, tumingin din tayo sa inaharap ng may pag-asa. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At ako ay nasasabi sa mga posibilidad na naghihintay sa inaharap. Sa inyong pagpatuloy na support at aming sama-samang pagpapasya, maaari natin gawin ang mga komunidad isang mahusay na lugar para sa lahat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyong kapanipaniwalang pagkakataong ito na pagsisilban kayo at salamat sa paniniwala sa aming pananaw para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Wait, ulit. Mas